Well, good morning sa ating mga taga-subaybay. Brad Ted, we started kahapon yung mga katagang sinabi ni Jesus. Kahapon, I am the good shepherd. Ngayon, Brad Ted, maganda. Ang ganda rin na nakuha kong picture, Brad Ted. I am the light of the world. Yan. Sinambit ni Jesus yan. Siya raw ang light of the world. Ano ba ibig sabihin yun? Before natin tuunin yung sinabi ni Jesus, examine muna natin mga karakteristik ng ilaw or lights. Okay, Brad Ted? So, una, it illuminates. Tama? Pagka may ilaw, nililiwanagan niya kung ano man yung madilim na lugar. It helps us see things. So, naalala mo, Chacha, pag natitisod ka sa center table, di ba, na ni nanay, ang hirap no, pagpatay ang ilaw, tapos yung inliliit pa tumama. O worse, yung tuhod mo tumama sa kanto, yun ang masakit eh. So, yung light po, it illuminates. Pangalawa po, yung light guides us. Pagka po may flashlight ka sa gubat, hindi ka mahulog sa bangin. Ang isa pong barko na binabayo ng matinding bagyo, nagkakaroon siya ng hope pag nakakita siya ng lighthouse kasi alam niya mag-guide siya dun sa pangpang. Pangatlo po, it promotes growth. Nakita niyo may mga halaman ko rito sa gilid pag minsan nakahagip ng camera ko. Mamamatay yan pag wala pong sunlight. Kasi po pag may ilaw o may sunlight, as I've said, siya po ay nabubuhay yung mga halaman kaya mga plantito at plantitas. Now, when sinabi po ni Jesus na I am the light of the world, he's not just talking about physical life, but a spiritual life. So, kumbaga, it illuminates yung madilim nating buhay. Nung dumating si Kristo, nagliwanag. Opo, Brad Ted, sa tagal ko na nagpapastor, nakakita ko na maraming testimonies ng mga ganyan. Marriages na talagang madidilim at nagkaroon ng buhay. It also guides us. I don't know how many times akong nabulilyaso dahil hindi ko sinunod ang mga salita ng Diyos. But then again, the Word of God guides us, sabi sa Psalm. At pangatlo, of course, it promotes life, growth, stagnant na buhay, binubuhayan ni Lord. Sa totoo lang, Brad Ted and Chacha, wala naman talagang power yung darkness. Pag pumasok ka sa patay na madilim na kwarto, pag inon mo yung ilaw, hindi naman lumalaban yung kadiliman doon sa ilaw ng bumbilya. No, it just dissipates, nawawala. Madalas lang po, absence of light. Kasi meron tayong dalawang klaseng reaction sa light. Yung una, para tayong preso na tumatakas. Alam mo yung Brad Ted, yung spotlight, iniiwasan ng mga presong tumatakas. Or ikaw naman eh, yung pangalawang reaction, ikaw yung na-trap sa isang matinding lindol, gumuhong building. Pag nakakita ka ng singaw, ng ilaw, kung ano man yung umiilaw na yon, you run to the light. You do not run from the light. Tumatakbo ka papunta sa light. So either way, Brad Ted, as I end, nandun lang tayo sa dalawa na yon. Alin ka sa dalawa na yon? Ikaw ba yung tumatakbo palayo sa ilaw, which is si Jesus, or tumatakbo ka papunta sa Kanya? Kaya sabi niya, tuloy natin Gerson yung John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me, dalawa yung pangako niya, will never walk in darkness, but will have the light of life. Yun po in-offer ni Jesus sa atin, light of life. Kaya ang tanong ko, kasalukuyan ka bang namumuhay sa kadiliman, kapatid? Chacha, imagine a world na lahat ng tao ang takbuhan si Kristo. Imagine a family na pag may problema ang mag-asawa, hindi nagbubungangaan, kundi sasabihin, honey, mag-pray tayo, takbo tayo kay Kristo. Yun lang po yung aking gustong iwanan sa inyo, na if we have problems right now, tumatakbo ba tayo sa light or tayo tumatakbo palayo sa light? Tara, pray tayo. Panginoon, salamat po sa ikaw ay light of life. Dumating ka dahil madilim ang mundo na to. People living in darkness, sabi mo sa Matthew 4, have seen a great light. Kaya Panginoon, dinadalangin namin na ikaw ay magsilbing mag-illuminate, mag-promote ng growth, at mag-guide sa buhay ng mga nakikinig naming kababayan na nadidiliman because of this pandemic. Panginoon, magliwanag ka sa kanilang madidilim na desisyon, madidilim na buhay. Dinadalangin namin ang mga may depression ngayon. Maaaring sila'y nakikinig ng programa na to at sila'y depressed. Panginoon, hindi aksidente nakikinig sila. You're gonna promote life and growth in them. So, Father, we declare your blessing upon our listeners and viewers. Ikaw po ang mamuhay, mamutawi sa kanilang bibig. You are the light of the world. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, we pray, amen. Lord, guide us through ng aming pong focus is always sa iyo pong ningning at sa iyo liwanag. Amen. Amen.